Ayun guys, pala guys, napansin ako ng Team Blended. Sana magkapitbahay na lang tayo kasi dito sa Romania wala akong kapitbahay na Pilipina. Mag-isa lang ako talaga dito sa lugar ko. Congratulations sa pag-grow ng inyong channel. Hello guys, welcome back again. So katatapos ko lang maligo. Good morning mga best. Good morning Team Eclipse. And kamusta kayong lahat? Nag-uuga guys yung aking camera. Welcome back sa aking channel, sa aming channel. At kung bago ka sa channel namin, please mag-subscribe ka na and hit the bell para ma-notify kayo sa mga latest sa aming channel. So yun guys, kamusta kayo? So ano ngayon, mga 12 o'clock na, I think. So, wala pa akong ligo. Hindi pa ako naliligo, guys. Maliligo sana ako, kaso si Jacob nagising. Pansin nyo yung mata ko, guys. Diba, magang-maga. Nag-crayola ako kagabi. Crayola ang lola nyo. Kasi na-miss ko yung panganay kong anak. Ang hirap ng malayo sa anak. Alam mo yun, nandito yung isa kong anak. Tapos yung anak ko, yung isa na sa Pilipinas. So, palaki siya ng palaki. So, habang lumalaki, syempre, hindi natin maiwasan na lumayo yung loob niya sa akin. Katulad niya, siguro, relate kayo guys sa mga OFW dyan na malayo sa mga anak. So, yun guys, magluluto ako ngayon ng hindi ko matatawag na sinaing sa asin na isda kasi wala akong sulpa. So, talagyan ko na lang siya ng sili. So, mamimitas ako sa aking garden. Tara. So, yun guys. Mamitas tayo. Yan. Pwede na to. Pwede na to. So, pitasin na natin. Ano ba to? Wala akong dalang scissor. So, ayan. Thank you. Sobrang hinog na siya, guys. Ayan, makapitas na tayo. So, kukuha din tayo ng sili. Sili, ayan. Pitas din tayo ng sili. Tapag muna natin to. So, ayan guys, nakapitas na tayo ng sili. Ayan. Umiyak na si Jacob. Para sa loob, umiyak na si Hakubo. Hindi ko naman kasi siya sinama. Sa kusina, magluluto ako ng... Ang bango guys! Ang bango ng sili. Saka yung kamatis niya. What's your problem, baby boy? What's your problem? Tinutopak na naman po ang aking bungsoy. Okay, let's come. So, ito guys, ang aking sinaing sa asin. Gusto kong malambot na malambot siya. Buksan natin yung ilaw. Ayan. Tapos guys, magluluto ako ng refolio. Ayan. Ilang cut. So, yun, last cut na to. So, luluto ako ng ginisang refolio na lagyan ko ng yung isang kamatis. Tapos, yung isang kamatis nilagay ko doon sa sinaing sa asin. Gusto ko guys ng more gulay. Meron kaming baboy doon sa rep guys. Mag-isa lang siya. Hello guys, welcome back again. So katatapos ko lang maligo, lalabas kami ni Jacob kasi bibili kami ng tubig niya, ubos na yung tubig niya. So hindi pa kami nakakapag-grocery guys. Hindi pa ako nakapunta ulit ng city. Yun, so, bibili muna kami at tatambay kami doon sa labas. So, yun guys, masyadong malakas ang hangin. Ang pwersa ng hangin ngayon. Boy. Sophia. Hindi ko alam mo bakit Sophia ang ipinangalan dyan kasi nung dinala dito ay Sophia na. Maaga na kaming lumabas kasi baka mamaya magsarado ng maaga patay.
walang tubig si Jacob. Dati guys, ito ano, maisan lang siya. Ngayon, may bumili ng lupa. Ayan, gagawa ng bahay. Ay, ang dami naman tao doon. Magtatambay sana kami ni Jacob. Sarado pa rin siya until now. Para sa mga bata dito. Sarado pa siya. Gusto ko sanang ano, gusto ko sanang mag-vlog doon sa bahay ng dianan ko. Kaso ewan ko kung makakapag-vlog ako. yung ano, yung kapatid nung asawa kong isa. Nahiya ako minsan. Pero mababait naman sila. Mababait naman sila. So, ayun, TV clips, hindi na ako nag-vlog doon kasi umiiyak si Jacob. Nanibago na naman doon sa ano, sa bahay ng biyanan ko. Ay, naku. Umiiyak. Yes, ito ay ano, bar. Bar yan, bar. Ang dami nag-iinom. Kita nyo? Ta-da-da-da. Pupo muna kami dito sa ano, sa daytime place. Pupo muna tayo, Jacob. So yun guys, nandito ako sa may upuan. Ayan. Doon sa dulo, maraming nagdi-date. Maraming nagdi-date dun. Ayan. Dito yung may bus stop. Ayan yung may bus stop. Ayan yung school. Ayan yung burgeran. Yun. And then, ayun yung dalawang bar. Ayun yung grocery. So, ayun nga guys, no. Nag-chat yung ano, yung ex ko. Nag-message sa akin sa ano, sa messenger. Nag-message siya sa akin. So, hindi ko in-expect. So, ayun naman guys, sa akin naman. Wala na yun kasi matagal na yun sa amin. Pass na yun. So, nawala na yung galit ko. Wala na. Nagpatawad na ako matagal na. So, ayun guys. Sabi niya sa akin, ano, sorry daw sa mga nagawa niya sa akin, sa pagkukulang, at gawa nga ng, ano, yung nagkaanak daw kami, tapos wala daw siyang ginawa. Kasi sa akin guys, matagal kong pinagdasal talaga na sabi ko, Lord, tanggalin mo yung galit sa puso ko. Na gusto kong pagising ko sa umaga bago ko matulog, walang akong hinanakit sa puso ko, wala yung bigat. Kasi guys, pag ano, pag daladala mo pa rin yung galit, alam mo, ikaw yung talo. Kasi ano, basta mabigat, hindi man maganda sa buhay yung may dinadala kang sama ng loob. Although pag naalala mo yung nakaraan, syempre nasasaktan ka, pero wala na siya. Kung asa ex, sa ano ko, sa asawa ko, sabi ko, nag-message yung ex ko, yung tatay ni yung panganay ko. So sabi niya, bakit pa nag-chat sa'yo? Sabi niya sa akin, bakit pa nag-message, bakit ka nagre-reply? Sabi ko, eh syempre kailangan namin mag-usap para ano, para maayos na rin. So ayun, lakad na kami guys. Doon ko na lang itutuloy sa bahay kasi ang likot na yung Jacob, saka dumidilim na. Wala na, hindi nyo na ako makita. Oh. So, ayun mga, ayun Team Eclipse. So, dito ko na itutuloy. Hindi ako makatapos-tapos doon ang pagkwento. Buwa nang dumidilim na. Saka si Jacob ang likot, gusto niyang bumaba doon sa stroller. Saka ano, nagdigwa siya ba? Nagsuka ng, kunti lang naman, nagsuka ng kaunting gatas kasi dumidi siya eh. Siyempre, tanutulak-tulak o umuuga. So, ayun nga. Ba't pa nga pala nung anong ko nasabi? So, ayun nga. Nag-message nga yung ex ko. So, syempre, sinabi ko dun sa asawa ko. Sabi ko, yung ex ko nag-message sa akin sa Facebook, sa Messenger. So, sabi niya, bakit? Sabi niya, sakit. Sabi ko, iwan ko, humingi siya ng tawad. Sabi niya sa akin, sorry daw sa, ano, sa mga nagawa niya sa akin. Nagkaanak daw kami na wala man lang daw siyang nagawa. So, sabi ko naman sa kanya na matagal na yon, napatawad na kita. Sabi ko sa kanya, napatawad na kita,
Yun yung hiniling ko sa Diyos na ayoko nung may bigat sa puso ko. Gusto kong magpatawad kasi pag nagpatawad ka guys, sarap-sarap sa pakiramdam na wala kang isipin, wala kang dinadalang bigat sa dibdib. So sabi ko naman, may pamilya naman ako, masaya na ako sa kayong asawa ko, tanggap yung anak ko, sandali, parang may tumunog. So, ayun, si Jacob kasi nanonood, guys. Yun. Inaano ko. So, dito ako nag-vlog kasi baka makapiright ako. May music doon ng pang bata. So, yung balik tayo sa topic. Ayun nga, so sabi niya sa akin, bakit pa nag-chat sa'yo? Bakit pa ka naman nagre-reply? Ang sabi ko naman, so, syempre, kailangan ko pa rin mag-reply kasi siya pa rin yung tatay noong panganay ko. At in-explain ko sa kanya, sabi ko na, dadaling ko na dito yung anak ko pag natapos tong virus, saka i-adapt yan, change ko yung apelyedo. Sabi niya sa akin nung ex ko, sana bigyan ko raw siya ng karapatan. Sabi ko, anong karapatan ba ang hinihingi mo? Nakaraan na yun. Anong karapatan ang hinihingi mo? Wala naman, hindi naman kita inalisan ng karapatan. Matagal na. So, ikaw lang naman yung walang ginawa doon. Wala ka nang ginawa sa anak mo. Wala kang ginawang tulong kahit anong. So, yun, nag-sorry siya nga. So, sabi ko, anyway, pass is pass. Ang sabi naman niya sa akin, may pamilya na rin daw siya, may asawa. Sabi ko, yun, di bumawi ka na lang sa pamilya mo, sa magiging anak mo. Doon mo na lang ibuhos kasi sa akin, yung anak ko, yung panganay, ang tinuturing na niya talagang tate ay yung asawa ko. Yung asawa ko. So, yun nga, diba, doon sa hindi pa nakakalam, single mom ako before nung na-meet ko tong husband ko. So, tinanggap naman niya yung nakaraan ko, yung anak ko, hindi naman ako kasal. So, kaya madali nakapagpakasal kami nitong nung asawa ko. So, ayun, sabi niya sa akin, huwag mo na lang replyan, huwag mo na lang siya, entertain. So, ayun, hindi ko rin, ikaw, sa palagay nyo guys, tama ba yung ginawa ko na nag-reply ako? So, di ba, mas maayos din naman na at least wala na siya bang sa amin. Kasi dati guys, nag-away kami niyan. Matagal yan ulit na nagparamdam. Basta nung nakaraang December yata, nanghingi siya ng karapatan sa anak niya. Nag-away, as in, inaway ko talaga. Sabi ko, ngayon ka nag-ahabol. Sabi ko, ba't ngayon ka nag-ahabol? Maayos na ang pamilya ko ngayon. Sabi ko, may kinikilala na siyang tatay. Noong kapanahon ng kailangan ko ng tulong, kailangan ko pang gatas, pang kain, pang vitamins, pang pasok sa eskwelahan, mga gamit sa bata. Hindi ka nagparamdam, di ba? Sabi ko, humingi ako sa ilang tulong, pinagtabuyan mo ako. Kaya yun, anyway, pass naman na yun. So, ayoko na rin, masaya na rin ako ngayon. Saka, yun, kita mo, di ba? Sabi nga kapag nagpapakababa ka, ikaw yung tinataas ni God. Basta, hindi naman ako perfecto. Sabi ko naman sa kanya, patawarin mo rin ako kung may nagawa ako sa'yo. Kung yung mga salita ko, syempre, hindi naman ako magsasalita kung hindi ako galit. So, ayun, hindi rin naman ako perfecto. Humingi din ako ng tawad sa kanya. So, at least, sabi ko, wala ka ng sa amin, wala ka ng ang hinihingi ko lang sa iyong tulong ay kapag nag adoption na yung anak ko, so kailangan ko ng perma mo. Kasi importante yung guys, kailangan daw talaga ng perma ng tatay. Kasi siya yung nakaperma sa birth certificate. So kailangan pa rin yung cooperation niya para dire-diretso yung process ng adoption ng anak ko. So ayaw ko naman kasi guys na dumating yung time na yung anak ko ay nandito na pumapasok. Ang apelyedo niya, yung apelyedo ng tatay niya. So kami, Andre na ako, Andre din si Jacob. So ayaw ko namang mabuli siya dito or maisip niya na bakit baka hindi siya bilong ba. Ayoko nung ganun guys kasi naramdaman ko yan dati nung hindi ka bilong. So ayoko maranasan ng anak ko yung ganun. So ayun, kaya i-adapt na ang asawa ko para mapalitan yung apelyedo niya, maging Andre na rin siya. So yun lang guys. Basta hindi naman asing nagalit yung asawa ko. Hindi naman asing nagalit. Sinabihan lang niya, muna lang siyang entertaining. Sabi niya, kung kailan, ngayon siya nagkakabol, baka gusto mo kapagbalikan sa'yo. Sabi ng asawa ko, baka gusto niyo makapagbalikan sa'yo. Sabi ko, ano ka ba? Sabi ko, hindi na. Uy, saka, pagbalikan ako, may asawa na ako. Kaya, hindi talaga kami tinadhana. So, ayun, ayoko na umkatin. Talaga kami, ayun, siguro hinayaan na rin ni God na ganito ang mangyari sa amin, separate ways. Hindi talaga kami para sa isa. So, ayun. Ito siguro yung, ito siguro yung hinihingi kong kay God na sabi ko, sana papagad na
dumating yung time na yung alam mo yung siyempre ikaw na OFW guys, 'di ba nararamdaman mo yung alam mo yung guys na pagod ka na. Pagod na sa trabaho, so iniisip ko na sana dumating naman yung time na ako naman yung may nag-aalaga, ikaw yung may sasabihan ko magtrabaho, ako magtatrabaho para sa inyo. Yung guys, yung binigay talaga sa akin, ito yung asawa ko, yung binigay talaga ni Papa God guys, no? So, guys, huwag kayong mawala ng pag-asa talaga sa buhay. Kung nakakaranas naman kayo guys ng hirap ngayon, nakakaranas kayo ng maraming pagsubok sa buhay guys, huwag na huwag kayong titigil magdasal, lapit lang kayo kay Papa God. Kung ano man yung sama ng loob nyo, tinanakit sa loob nyo, siya ang kausapin nyo. Sa puso nyo, sa isip nyo, siya yung kausapin nyo, guys. Mawawala yan. Tapos, hindi mo ina-expect na yung pinagdadasal mo, bigla na lang dumating sa buhay mo. Bigla na lang siyang ibinigay sa'yo, guys. Yun lang, guys, yung payo ko sa inyo. Ayun, guys, pala, guys. Napansin ako ng Team Blended. Sana mapansin nyo ulit ako. Sobrang panapan ninyo ako. Sana mapansin nyo ako ulit. Ako yung nag-comment doon. Tapos, yun. Nagulat ako na nag-reply siya. So, ayun. Hi! Sana makarating ako ng Germany. ako yung nagsabi sa iyo na sana magkapitbahay na lang tayo. Kasi, dito sa Romania, wala akong kapitbahay na Pilipina. Mag-isa lang ako talaga dito sa lugar ko. So, sana sana magkapitbahay na lang tayo, no? Para so ayun, kaya nga sabi ko, kung may alam kang bakanting bahay dyan, kami na lang upa para magkalapit tayo, tapos magkukulab tayo. So ayun, Team Blended, congratulations sa pag-grow ng inyong channel. So ayun, congrats and happy family kayo. Lagi akong nanonood ng mga vlog nyo, tuwang-tuwa talaga ako sa inyo. So, maganda ang lightning. Maganda ang lightning, guys. Ano yan? Dalawang. Yung wala pa kasi akong lightning, guys. So, ayun, guys. Bago ako mag-end, mag-shoutout muna tayo dun sa mga taong laging nakasuporta sa aming channel. Maraming salamat sa inyo, guys, sa laging nanonood at sa nagko-comment. So, ayun, guys. Shoutout to Jocelyn Celasor. Celasar. Shout out to Abby Duran 04. Shout out to Jocelyn. Shout out to Heidi Lara. Shout out to Braga Meg. Shout out to Joblin 0102. Shout out to Janemer. Sorry guys. Shout out to Reshi Irish Mingo. Shout out to Nathan Vlog Family. So ayun guys, kung gusto mong ma-shout out sa susunod na video ko, please mag kung gusto mong ma-shout out sa channel namin, please comment down below para sulat niyo na shout out kayo na gusto mong pa-shout out para masama ka namin doon sa shout out, okay? So, yun guys, nasa 2,836 subscribers na tayo. So, Timmy Queens, marami na tayo. So, guys, ano naman yun, yung simpleng, ano lang ako, yung bagong YouTuber lang ako, pero hindi ko naman in-expect na ganyan na magiging 2,836 na to. So, maraming salamat guys sa inyong suporta. Maraming salamat guys sa inyong suporta. Sana huwag kayong mag-asawa. Lagi kayong nandyan sa channel ko. Thank you guys. Bye. And please, ingat kayong lahat. Lalo na sa mga OFW. Bye-bye.